part 2 ito nung ating Richard Gutierrez, tax evasion daw. So, ang itatakil ko rito ay yung ano ba yung mga available remedies? Ano yung mga accessible reliefs para dito sa mga nakakasuhan na charge ng tax evasion? Yun sa kaso ni Richard Gutierrez o Richard. First, kailangang i-prove niya na wala siyang knowledge o hindi siya privy o party doon sa tax evasion scheme. Paano niya ipuprove yun? Number one, yung mga tax returns, hindi siya yung pumipirma. Napakalaking tulong yan. Kaya kayo mga presidente ng kumpanya, isa sa mga technique ay huwag kayo ang pipirma ng tax returns. Kasi yung pumipirma ng tax return, yun yung may knowledge ng may tax evasion. So, consequently speaking, pag nakapirma ka at merong underdeclared sales ng more than 30% dun sa pinirmahan mong tax return, o merong more than 30% over declaration of sale and of expenses dun sa pinirmahan mong return, meron ka ng criminal liability. Kasi mismo dun sa nakasulat sa ibaba ng tax return, sinasabi mo true and correct yan in accordance with the tax code. Kaya kinakasuhan ka ng tax evasion. Don't be generous of your signature. Kailangan patunayan ni Richard Gutierrez yan. Number two, may apat na way para masira mo yung credibility nung complaint na i-file sa'yo ng DIR sa korte. Wala pa sa korte, sa Department of Justice. Sa Department of Justice, sirahin mo na, huwag mo na padala sa korte. Number one, maghanap ka na ng error of law. Nagkamali sila sa paggawa, paggamit, interpret ng law. Second, hanapin mo yung abuse of authority. Inabuso nila yung kanilang karapatan at yung kanilang responsibility. Kaya naging aggrieved party itong si Richard Gutierrez. Pangatlo, wala silang jurisdiction. Wala silang jurisdiction na i-audit ka. Wala silang jurisdiction na pirmahan yung audit findings na yan. So, jurisdiction issue. At yung pang-apat is may grave abuse of discretion. Inabuso yung kanilang discretionary power. So, ito po yung mga pwedeng gawin dun po sa mga nakasuhan o kinakasuhan ng tax evasion. Yung may mga letter of authority sa tax evasion o yung run after tax evader. So, simple lang po yung hahanapin natin. Pag hindi natin nahanap yung mga bagay na binabanggit ko rito, lima yan, di ba? Sinabi ko na kanina, signature, etc., etc. Eh, yari na. Yari na ho yung selda nung papasukan ng tax evader. O, yan ho yung mangyayari. So, yung details nitong pinag-uusapan natin ay i-discuss ko sa susunod na level. Part 3 na po yun, ha? So, maraming salamat. At saka nga pala, bago ko tapusin itong pag-uusap natin, pakipanood nyo po yung compromising deficiency tax. I-discuss ko yung plano ng mga lawyers daw ni Senator Manny Pacquiao na makipag-compromise sa BIR. At i-discuss ko rin yung plano ng Mighty Corporation, yung kinasuhan ng tax evasion ng ating Pangulong Duterte,
dahil dun sa sigarilyo, yung hindi daw nagbabayad ng excise tax. I-discuss ko rin po yun, kaya magkita-kita ho tayo sa susunod na video.